Lahat tayo'y may pagkakaiba-iba. Hatya'y kamangha-mangha. Ilan dito'y madaling makita. Gano'ng kakatangkad, estilo ng buhok, kulay ng mata at iba pa. Ilan dito'y hindi agad makikita. Paboritong pagkain. San tayo takot? Espesyal na talento. At ang nakakatuwa, iba-iba rin ang pagtingin natin sa mundo. Halimbawa, anong nakikita mo sa drawing na ito? Ang tingin ng karamihan ay pato, pero maaring ang tingin ng iba ay kuneho. Ano man ang iyong nakita, ikaw ay tama! Ito'y isa lamang trick drawing para ipakita na ang mga utak ay iba-ibang gumana. Ang utak ay ang computer ng iyong katawan at iba-iba rin ang paggana nito sa bawat tao. Ito ang nagkokontrol kung paano tayo natututo, kaya tayo'y may iba't ibang kagalingan. Kung paano tayo nakakaramdam, kaya't iba't iba ang ating nararamdamang mga emosyon. At kung paano tayo nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan. Minsan may mga utak na iba ang paraan ng paggana na naapektuhan ang mga pandama at apektado nito ang pakikipag-ugnayan sa iba. Ang tawag dito ay autism. Maraming tao ang may autism at maaring may kakilala kang may autism. At dahil dito, mahalaga na maintindihan natin kung ano ang autism. Ang espesyal na utak ng may autism ay nagiging dahilan para minsan ay maging magaling sila sa mga bagay na kung saan tayo nahihirapan, tulad ng mathematics, drawing o music. Pwede rin kabaligtaran ang mangyari. At ang madali para sa atin ay napakahirap naman para sa kanila, tulad ng pakikipagkaibigan. Ang iyong mga pandama ay laging nakikipag-usap sa iyong utak tungkol sa iyong kapaligiran at tungkol sa ibang tao. Ngunit kapag ang utak at ang mga pandama ng isang tao ay nahirapang mag-usap, ang utak ay maaaring maguluhan at malito, at ito'y nakakaapekto sa pagtingin sa mundo. Ilarawan mo sa isip mong ikaw ay naglalakad sa kalye. Ganito ang posibleng maramdaman ng isang taong may autism sa parehong sitwasyon. Nakakatakot, di ba? Ang malungkot dito kadalasan ay hindi masabi ng tao na may autism ang kanyang pakiramdam. Kaya minsan kahit sila'y naguguluhan, sa panlabas ay mukha naman silang okay, ngunit hindi makahingi ng tulong. Lahat tayo ay may ginagawa para kubalma kapag kinakabahan. Maaring umiwas ng tingin, yakapin ang sarili, kagatin ang kuko, maglikot, kagatin ang labi at iba pa. At tulad natin, ang mga may autism ay may sariling paraan para kumalma sa mga ganitong pagkakataon. Ang mga bagay na ito ay maaaring kakaiba, ngunit paraan lang nila ito para maging kalmado. Pag ganito sila, ibig sabihin sila'y nahihirapan. At para makatulong, mainam na hindi natin gawin ang mga sumusunod. Magalit, hindi sila pansinin, o kaya'y lokohin sila. Tandaan, hindi dahil ang CD ng Xbox ay hindi mabasa ng PlayStation, ibig sabihin ay sira na ito. Ang mga may autism ay nangangailangan ng mga kaibigan na handang magbigay ng panahon na kilalanin sila. Pakikipag-usap at pangunawa, ito ang makakabuti para sa lahat. Ang mga may autism ay walang sakit o depekto. Iba lamang ang kanilang pagtingin sa mundo. At sa pamamagitan ng tulong ng mga kaibigan, maaari din nilang ibahagi sa atin kung paano nila nakikita ang mundo. Ang autism ay maaaring maging daan sa mga kamangha-manghang bagay.